Hello guys! Nagpabalik si Libby Marge Channel. So, gaya nga nang sabi ko last time, pag-uusapan natin sa next video ko, kung magkano, yung estimate lang ha, magkano ang gagastusin pag kumuha ka ng driver's license here sa Germany as beginner. Iba-iba po yun. So, estimated lang ang maibibigay ko kasi ang cost, ang expenses, is depende naman yun sa iyo kung madali kang matuto kasi iba-iba naman na yung capability natin. Iba-iba yung merong slow learner, meron ding fast learner. Huwag na nating patagalin pa. Tara na. Ang kailangan or magkano ang kagastusin kuha ka ng driver's license dito sa Germany. Sa karamihan, alanganin talaga ang pagkuha ng driver's license. Una, kasi yung iba sasabihin na ay ayoko. Kasi yung gastos, pwede na akong bumili ng lupa o pwede ng house and lot sa Pinas. So, mapapaisip ka na magkano ba talaga. So, ito nga siya. Estimated lang ang ibibigay ko. Sa mga beginners, mag-prepare ka na lang. Lalo na ngayon, after second lockdown, so, nagbalik ang mga after nag-close, to so, around 4,000, 5,000 euro. 4,000, 5,000 euro. Pero, depende pa rin yan sa'yo. Kasi, yung iba, nasa kalahati pa lang, gumastos na sila ng 4,000. Ang malaking gastos kasi dyan is yung praxis, practical. Yung magda-drive ka na sa kalsada. Kasi, per hour ang bayad nun. Pagpalagay natin na 40 euro per hour. Kailangan natin ng 60 to 80 hours. So, i-multiply mo yan siya ng 40. Magkano ang euro sa peso ngayon? So, around 59. 1 euro, 59. Peso. So, ngayon, mag-uumpisa tayo sa unang gastusin. Pagka-enroll natin sa school, sa driving school, meron tayong babayaran para sa theoretical class. Dati ako noon, ang binayaran ko is 300 euro. 300 euro na peso. Ibibigay ko dito na amount is euro, hindi sa peso. 300. Tapos, magbabayad pa ako ng additional for my CD. Kasi bumili ako ng CD. Kailangan natin CD at saka yung apps doon. Da-download mo yun para i-learn mo yung 1,000 plus na questions. Yun yung lalabas sa theoretical exam. So, magkano na ba yung ginastos ko noon? Yung CD, pagpalagay natin 60. Tapos gusto mo pa ng books. Pagpalagay din natin 50. So, 110. 110. Plus 300, 400 plus na. Ito yung requirements natin para makapag-register tayo dun sa driver's license office. Kailangan natin ng pass photo. So, passport photo. Dati, it cost only 13 euro. Hindi ko na alam ngayon. So, mamaya natin isummarize lahat yan. Tapos, yung first aid training. Additional cost din siya dati sa akin is 30 euro lang. Hindi ko na alam ngayon kasi that was 2019. Tapos, pagpupunta ka din sa magpapa-check up ka sa optical para sa iyong eye test, yung eye test natin, it cost also. Sa akin, gumastos ako ng 200 plus noon kasi nga, meron akong problema sa malta. So, for nearsighted ako, so far, hindi ako nakakita. I need eyeglass and extra sunglasses for summer. Kapag may pag maaraw, iba yung isusuot ko na eyeglass at saka sunglass kasi nakalagay yun sa aking driver's license.
pag halimbawa nagka-problema ako sa kalsada, accident, so, wag naman sana. Tapos wala akong suot. So, may penalty ako. So, kasama yun doon. Kaya yun yung lumaki, additional 200 sa akin yung gastos ko. Tapos, pagka-register mo doon sa driver's license office, may babayaran ka. Around 50 euro. Hindi ko na rin alam sa ngayon. Kasi, kasama natin kasi, yung processing ng driver's license, once nakapasa ka sa driving school. So, after noon, balik ka na sa school. After ka na makapag-register. After mo, sa theoretical class, kapag na-complete mo yung 7 times 3 hours, mag-i-schedule ang driving school. Kung kailan, ang theoretical exam mo. May babayaran ka naman ulit. Pwede mo siyang pagsabayin ang iyong theoretical exam at saka practical exam. Pero pwede mo nang i-separate. Sa akin, siniparate ko siya dati eh. That was 25 euro around sa theoretical exam. So, after ng theoretical exam, pag nakapasa ka na, saka ka pa lang mag-i-start for praxis. So, practical. Practical yung driving na. So, yun na nga. If you compute 80, dati pa yun eh. Hindi ko talaga alam ngayon kung from 80 na ngayon or mataas pa. Kasi nga, sabi ng driving teacher ko dati, mag-i-increase after ng lockdown. So, ayun na nga. I-multiply mo yun. Kapag naka-ano ka na, sabihin ng kapag na natapos mo na yung drive mo na 60 hours or 80 hours, tapos nakapag expressway ka na, night drive, tapos nakita ng driving teacher mo na pwede ka nang mag-schedule for practical exam, magbabayad ka na naman ng I think 100 euro for the practical exam. Mabayad ka doon naman sa magko-conduct ng practical exam. Separate po yan. Separate. Ang gagawin ng driving school, magtuturo lang yan siya. Tapos, ang mag-i-issue ng driver's license is driver's license office. Ang mag-conduct ng exam, ibang office din. Kaya hindi ka pwede mag-cheat. Hindi ka pwede mag-shortcut. Hindi ka magkaka-driver's license. Dito, hindi kagaya ng Pinas na diretso ang LTO na dumiretso ko sa LTO. Hindi. Yung self-learning, hindi yan uubra dito. Hindi yan siya pwede. Kasi, no one is allowed to teach. Kundi, driving school lang. Kung meron ka malaking area, pwede ka doon na mag-practice, mag-ikot-ikot doon. Kung merong extra time yung asawa mo or anybody else. Pero, dito kasi, lahat busy. So, ako, hindi ako nakakapag-practice talaga. Although, meron mga sasakyan na pwede. Pero, mga sasakyan namin kasi dito lahat is automatic. So, we need to learn the manual. Tapos nun, so, natutunan na ba natin yung gastos? Yung practical, yung sa ano natin? Yung, ibabayaran mo pala na 60 yung 60 hours or 80 hours sa school yun. Kasi school ang so teacher, yun, dun ka magbabayad. So, yun na yun ang total mo na babayaran. From enrollment, from books on CD, tapos eye test sa optical, tapos pupunta ka sa driver's license office, magbabayad ka doon para sa processing ng driver's license with the requirements na meron ka ng first aid, meron ka ng fast photos, meron ka ng lahat-lahat na yung requirements na kailangan mo. So, nakapagbayad ka na. Tapos, yung theoretical exam at saka practical exam, books, CDs, apps, at saka yung total ng iyong driving hours. So, ang total niyan is, tingnan ang listahan. At saka, ito ang sasabihin ko. Ito yung sasabihin ko na tips para sa mga beginners. Huwag mag-shortcut. Kung gusto mo mag-learn sa bahay, siguro din, makikinig ka pa rin sa iyong teacher. Kasi ibang-iba talaga. As in, ibang-iba talaga.
Kasi, halimbawa, yung mister mo, nakuha niya yung driver's license niya 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. Iba na yung natutunan niya. That was a long time ago. At saka, ang kalsada dito, alam niyo ba kung gaano karaming street signs? Yan ang dapat mong matutunan. Kasi strict talaga sila. Strict. May mga ano sa kalsada. May mga control sa kalsada. Theoretical, yung asawa ko, palagi yan nagbabayad ng ano, penalty. Dumarating lang yung mail dito. Nagbayad. 60 euro, 50 euro. Over speeding. Kasi may mga control. Flash camera sa kalsada. Ganyan. Ang layo ng learnings, ng ano, ng driving sa Pinas at saka sa dito. Kaya nga sabi ng driver, teacher ko, sabi sa akin, mas gusto niya yung beginner na zero talaga, walang alam sa driving. Kasi sobrang hirap at ang daming, sa ngayon, I think 5% lang ang pumapasa once sa isang exam. Mostly, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, at saka hindi lang yan. Pag hindi ka pumasa, pag hindi mo pinasa yung exam yung practical exam, hindi ka pwede mag-exam na ulit. Kailangan mo na namang mag-drive 10 hours. 10 hours. Additional 10 hours. Magbabayad ka na naman sa driving school at magbabayad ka naman ulit para sa iyong exam. It's the same with the theoretical exam. Kapag hindi ka pumasa doon sa 30 out of 1,500 questions or more, hindi ka pa rin na mag-aaral ka ulit. Ah, hindi ka na doon pupunta mo sa klase. Self-study mo na rin. Self-study ka na lang sa apps o sa CD o books. Pero, magbabayad ka naman ulit para sa exam. Ganon ang gastusin pag kumuha ka ng driver's license. At walang shortcut. Pero alam mo, worth it. Iniyakan ko ang yung puyat ko sa pag-study. Kasi may anak ako. Papatulogin ko yung anak ko. Mag-study ako. Minsan, 2 hours na lang itutulog ko. Para lang doon. Kung dati, yan nga sabi ko sa kay hubby. Dati, nung college ako, tinutulugan ko yung accounting ko. Natutulog ako kahit na mag-end yung semester. Magpo-finals na. Tinutulugan ko lang yung accounting ko. Pero yung driving ko dito sa Germany, my God. Grabe ang puyat ko. Iniiyakan ko pa. Kaya, hindi na nga ako kumuha ng masters. Kasi, ayoko nang sakit ng ulo. Pero pagdating dito, grabe. For English, yung kinuha ko ng exam sa theoretical. Although, dito sa klase, no one speak English. Kahit hindi mo maintindihan yung German, Deutsch, pwede pa rin. Pero sa akin naman, naiintindihan ko. Kasi, ayun na nga, I have learned enough sa language din. Kasi, nag-aral din ako ng language course hanggang 4 levels. So, naiintindihan ko. If I had to compare sa aking experience, sa gastos ko, maliit lang yung sa akin talaga. So, I have paid around 3,200 or not yet, 3,150 euro. Kung i-convert natin sa peso, nasa around 170,000. Parang ganun. Kasi, discounted yun. Kasi nga, family friends namin yung may-ari ng driving school. At siya yun mismo, yung aking teacher, yung may-ari. Kaya, malaki ang discount ko. It's almost 50%. So, ganun. Pag i-compare natin yung price natin ngayon, I think 50% ang tumaas after ng second lockdown. So, ngayon, talagang mapigat sa bulsa ang kumuha ng driver's license. Pero itong experience ko naman, para lang to sa beginner, ha? Beginner. Yung wala pang existing driver's license. Kasi, yung mga mayroong existing driver's license, nakakamura na sila. Of course, hindi na kasi sila mag-aatin ng class. Pero, mag-i-exam pa rin sila. Dadaan pa rin yun sila. Hindi kasi convertible yung driver's license. Although, magagamit naman nila for a few months. Pero, hindi pwede ma-convert agad. Kailangan pa rin dumaan ng exam. Theoretical,
and practical exam. Pero nga, yun malis, less ang gastos. Yung iba, gumastos lang ng 1,000 euro or more than. So, ulit lang yan. Equivalent to piso, nasa 68,000. Ganun lang siya. Ganun lang siya. Ganun kamahal ang kumuha ng driver's license dito sa Germany. Maraming maraming salamat po. Sana po mayroon po kayo natutunan. Lalo na sa ating mga kapatid na gustong kumuha ng driver's license dito sa Germany. Sana po. Kung meron man akong hindi nabanggit or meron kayong katanungan, pwede kayong mag-iwan ng comment sa baba. Or you can message me on Facebook, Libby March Channel, FB page, my channel, and my other account, Heads to Libo. Pwede nyo ako i-message directly. Although marami na ako nasiran nito na mga kababayan natin na nagtanong din about sa processing. So, estimated na magagastos. So, say you guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka pwede naman. Diyan sa baba, click lang subscribe. Pwede nyo rin i-share kapag nagustuhan mo ang aking video. Pag hindi, okay lang din. Or pag-iwan rin kayo ng likes kapag nagustuhan nyo. So, bye-bye guys. See you in my next vlog. Bye-bye.